brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. May mali ba sa buhay mo ngayon? Tara, itama na natin. Chink Positive. Samahan niyo ako, I'm Chinkitan. Sa Radyo 5 at 1PH. Yes, yes! Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Simulan na natin Linggo ng Tama. Salubungin natin ang bukas ng masaya at punong-puno ng pag-asa. Tanggalin po natin ang mga negatibo at hanapin po natin ang mga positibo. Huwag natin iwasan ang problema, harapin po natin ang problema. Pag-aari ng kalooban at kung mabigat man, huwag mag-alala. Lakasan po natin ang radyo at mag-dancing na. At syempre, sumigaw na buong sambayanan na Chink Positive. Ako po ang inyong lingkod na si Chinkitan. Isang oras nyo ko yung kasama ngayon hanggang alas 8 po ng umaga. Nagbabalik na po ang ating programa para sa COVID-19 special coverage ng Radyo 5 at 1PH News 5. Napapakinggan nyo rin kami sa airwave sa Radyo 5, 92.3 News FM at napapanood nyo rin kami sa 1PH Signal Channel 1. Yes. At syempre naman, napapanood din kami online via streaming Facebook, YouTube. At syempre naman, kasama rin po tayo sa ika nga channel ng Radyo 5. Hanapin nyo na kami sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, ladies and gentlemen, dance and sing muna tayo. Dance and sing. Sabit na sabit. Yes, sabit ka na ba na lumabas? Sabit ka na ba na ikang makita ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga magulang? Sabit ka na ba mag-family reunion? Pansamantala ay hindi natin muna magagawa yan. Siyempre iwas COVID muna tayo mga kapatid. Kaya nga eh, kailangan may social distancing daw. Zoom na lang ang sighting. Come on! That's the same, ladies and gentlemen. Galaw-galaw mag-May time. At syempre naman, kailangan naman po sa araw na ito, eh, kailangan maghanda tayo. Kailangan magsimba pa rin tayo, di ba? Pag Sunday, simba-simba pag May time, ladies and gentlemen. Napakahalaga po, syempre, ang ating bonding with the Lord. Di ba, pag hindi tayo ipag-bond kay Lord, syempre naman, anong mangyari? Baka ma-ban tayo ni Lord. At kamusta naman ang inyong naging linggo, ladies and gentlemen? Sana na naging maayos ang inyong linggo. At babatiin lang muna natin ang ating mga viewers, yung mga tagapakinig at saka tagasubaybay katulad ni Angel Alpanta. Maraming salamat po. Good morning kay Jennifer Cruz. Good morning kay Violeta. Maraming salamat din po. At sana naman nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At syempre kailangan naman po. Gisingin natin ang ating mga kaibigan. Bonnie Alcantara, kay Sandy Taxi. Thank you so much. Jenna de la Cruz, kay Camille Barcelon. Thank you so much for tuning in. At syempre naman, sino ba? Sila Alma, sila Rose, Vivian, si Joy Gadia. Oy, kamusta na si Ma'am Joy? Kinakamusta po tayo ni Kuya Randy. O naman, si Kuya Randy naman po ang nag... Yan po ang awitin po ni Mr. Randy Santiago, Mr. Shades himself, for Dance and Sing. Okay, magbigay lang po tayo ng konting update, ladies and gentlemen. At pumapalo na po ang ating latest COVID case, no, sa dito sa Metro Manila at sa buong kapuluan, ay sa buong mundo. Buong mundo muna.
sa around 21,255,063 cases. Okay, at sa bilang po ng 13,152 na po at 139,000 na po ang gumagaling. At habang 759,357 po ang mga nasawi na according to Reuters Daily. Amerika po ang nangungunang bansa talaga naman sa pinakamaraming kaso ng COVID cases sa 5,331,164 po ang tinamaan sa virus na ito mula sa mga nasabing bilang 168,450 ang mga namatay. Grabe. Laki na rin talaga ng kaso sa Amerika. Dapat sana eh mapababaan. Pero ang nangyayari, imbits na bumaba, tumataas pa, pataas ng pataas. Eh, siyempre, kasi mga Amerikano na hindi po naniniwala na magsuot po ng mask. Dahil karapatan daw nila, freedom of speech. speech daw. Na kailangan, eh, ba't nyo kami pipigilan ng face mask? Yun po ang nangyayari sa Pilipinas naman po. Umakyat na rin po sa 7,918 ang tinamaan sa virus sa mula sa DOH po at 4,351 cases po ang nadagdagang kaso. Dati pa 500 lang po tayo. Ngayon, mga friendship, Macmac, Brokresa, Jen, nako, at the same time, Rose, Matunan. Nasa ano na tayo, dinabiro. Hindi na biro to. Sana naman bumaba na po kasi nag-ECQ na naman po tayo dito sa Metro Manila at sana naman po maayos na talaga to. Matapos na talaga tong ikang pagdurusa talaga natin lalo na hindi mga pwedeng lumabas at magtrabaho. Di ba? Nakakaawa naman po. Okay. Ngayon naman, patakda na po i-anunsyo ng ating bagong presidente bukas ang bagong quarantine measure po sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Sa tingin nyo, kailangan ba i-extend? Extended kaya ang MCQ or kailangan ibalik ang GCQ? Ano masabi ko, Kuya Randy? O, di ba? Sabi nga ni Kuya Randy, ang importante, safe na safe daw tayo. Hindi mahalaga muna yung mga lakad, mga biyahe muna. Wala muna mga biyahe, wala muna yung mga lakad. Ang importante talaga, ang safe po tayo, di ba? MJ Flores from Baguio City. Ronald Allen Lopez, good morning. Si Rose Batunan, yes. At saka si Jen, maraming salamat. Tingin lang po natin, mag-share lang po tayo, mag-like, ladies and gentlemen. Ng ating programa po ngayon, live na live po tayo sa Radyo 592.3 at live na live din po tayo sa aking ika nga session na ito. Yes. Bonnie de la Cantara, Milagros Git. Maraming salamat po. At share naman, ito po, ito. Simula kahapon po, August 15, required na po ang pagsusuot po ng face mask at saka face shield sa lahat ng mga empleyado, lalo na po nagko-commit kayo papasok sa kanilang mga trabaho. Sinunod nyo ba na ito, mga kapatid? Nag-face shield na ba kayo, ladies and gentlemen? Sana mag-face shield na rin po tayo. Bakit po? Eh, syempre, nakaka-protect na ito sa atin, di ba? Para sa kabutihan din po natin, kaya nagkakaubusan na ng face shield. Pero sa totoo lang, marami daw supply. Yan ang sinabi ng mga nagbebenta. Walang kakapusan daw kasi lahat daw ng tao may face shield. Eh di mabuti. Diba? At, ladies and gentlemen, inilipat na po sa October 5 ang pagsisimula ng klase pero nilinaw ng Department of Education na tuloy ang klase sa mga paaralang nakapagsimula na. Oo, bahala na yun. Kaya pa ba mga students? Kaya pa ba mga students and parents? Ika nga eh, di ba? At syempre naman, last but not the least, magpapatuloy na sa September 1 ang voters registration ayon sa COMELEC. O yun. So, kukuha na sila ng mga bagong botante. Diba, Rose Macarion, Alex Puentes. Diba? Sabi ni Ron Alan Lopez na okay lang sa extend ng MECQ para talagang maka-flatten na po ng numbers. Milagros Health. Oo. Nakasubscribe po ako sa YouTube. Maraming salamat.
MJ Marasigan, maraming salamat. Ibalik ang GCQ. Ah, yan, panawagan ni ano MJ. Pero habang po tayo ay nasa ganito, ay kailangan mag-dance and sing muna tayo, ladies and gentlemen. Para gumanda naman po ang ating umaga. Maraming salamat kay Kuya Randy. At syempre, hindi tayo magsisimula sa araw na ito na wala nito. Pag-isipan mo na ang Chink Code for today. Chink Code natin for today, ladies and gentlemen, is this. Oo. Habang bata pa, hubugin natin ang ating mga anak na maging masinop at marunong magpahalaga ng perang pinaghirapan. Oo, di ba? Parang ano lang yan eh. Batang-bata ka pa at marami ka pang di nalalaman sa mundong ito. Hindi, alam nyo mga bata, di ba? Alam nyo mga magulang, napakalaga po na turuan po natin ang ating mga anak tungkol sa paghahawak po ng pera. Mm-mm. Bakit po? Kasi pag hindi sila marunong humawak ng pera at hindi sila maging masino ng bata pa, ito po ay dadalhin nila pag sila po ay tumanda na. Di ba? Naniniwala ba kayo? Di ba? Kung ano yung nakaugalian po natin nung tayo ay bata pa, yun po ang magiging mag-uugali po natin pag tayo po ay nagkaisip na, nagkaedad na po tayo. Kaya nga, alam mo, as early as right now, I encourage you talagang priority, dapat turuan po natin ang ating mga anak. Income minus savings equivalent to what we call as expense. Pagpasok po ng ang kita, unahin muna natin ang iipon, pagtitipid, pagtikom, bago natin maggasta o bago tayo gumastos. Diba? Kasi po, ang mangyayari po niyan eh, pagka hindi po natin nag-ipon, hindi tayo nag-ipon, ni pisong duling po ay mawalang, walang matitira. Diba? Pero pagka nasanay ka, mag-ipon, may disiplina ng konti, alam nyo, gaganda ang ating kibuhi, mga kabalo. Di ba? Mga Bisaya, mga taga-signal. Di ba? Naniniwala ba kay MJ? Oo. So, very important po talaga na ayusin po natin ang pagdidisiplina sa ating mga anak at sa ating mga sarili. Pero bago natin kausapin ang ating mga anak at sabihin natin sa anak, mga anak, kailangan talaga na magtipid po tayo, ha? Kailangan talaga tayo ang mag-ayos. Di ba? Ang kailangan po, ladies and gentlemen, ayusin ko lang tong mic ko. Ang kailangan po talaga, ladies and gentlemen, ayusin muna natin ang ating sarili. Opo. Kasi kung ano po ang nakikita ng mga anak po natin, yan po ang gagayahin. Tama? Agree na agree si Angel. O, diba? At saka, Chris Flera, good morning po. Maraming salamat kat Leia Alma. Happy Fiesta po daw sa Cordova, Cebu. Maayong buntag sa imong tanan. Daghan salamat sa imong pag-abot sa atong programa sa adlaw na ito. Yes. At syempre naman, MJ Marasigan, sabi naman niya, mahirap mag-drive na naka-face shield, lalo na sa gabi at umuulan. Ang ano naman, ang face shield naman sa public, hindi naman sa pag-drive. Mm-mm. Syempre, nasa loob ka naman sa sasakyan. Eh, protektado ka naman. Hindi naman yung ano. Kasi ang iniiwasan natin, yung airborne daw, syempre. May theory na yung what call this virus airborne na rin. At least pag naka-facial po kayo, may extra protection aside from the face mask. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. So hindi po kailangan mag-facial habang pag nagmo-motor, kailangan po sa motor kasi yung hangin po eh, di ba, humahampas po sa ating mga muka, ladies and gentlemen. Katleya, good morning po, happy Sunday. At the same time, MJ Marasigan, Rosemary Carrion, maraming salamat po. So kailangan po, ha, ulitin po natin ang chink code natin for today. Kailangan po natin turuan at hubugin ang ating mga anak na maging masinop at marunong po sila magpahalag ng pera sa kanilang pinaghirapan. Yan po ang chink code natin for today. Pansamantala, ladies and gentlemen, gagawin natin. Welcome to... Dancing! Pa-post kami na short break at syempre naman, the Philippine Standard Time right now, 7:40 at magbabalik po muli up Chink Positive.
Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin, kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin, kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin, kapitan. Drink responsibly. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yan pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Ipaka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. Mag-uusap-usap at pagsispread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang himpilang ito. Yes, 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 ladies and gentlemen. Grabe naman, napakasama ng araw na ito kasi kasama po natin si Kuya Randy sa Dance and Sing. Oh, kanta lang niya. Ha, Jane, Shenley, Boyon, maraming salamat. At syempre, Rosemary Carillon, again, maraming salamat. Angel Alpanta, siya lang po ang nagising sa araw na ito. Yung mga ibang mga teammates natin, tulog pa. Mga kapatid, pero sa araw na ito, napaka-exciting po. Marami tayong pag-uusapan lalo na tungkol sa kapehan. Paano po sa pag-uunlad ng ating mga buhay? Sabi ni Benvenido Lizardo, naka-helmet ka na nga. May face shield pa. Kung papasok sa trabaho, pwede ka na bang mag-face shield? Yes, kailangan na po. Milagro sir, please let this virus go away so people can go back to the normal lives. Di ba? I want to go back to the Philippines. Sabi ni Milagros, kailangan po yan. Romel Rosalan, ano ba? Bakit panilatit na hindi ko alam. Oo. Hindi pa natin alam regarding Romel, ha? Regarding sa healing galing, hindi natin alam. Gising-gising na, mga Lodi. Yes. Yes, kamusta na ang inyong linggo? Ano bang plano nyo sa araw na ito? Sagot ng kung bayan. Sa bahay pa rin. At syempre naman, hindi tayo pwedeng lumabas. Ladies and gentlemen. Pero ito po ang gagawin po natin ngayon mga friendship, pag-uusapan po natin ang isang paksa. Yung mga taong nangungutang. May makakilala pa kayo mga taong nangungutang ng pera? Ha? Yung mga nangungutang, pagkatapos hindi marunong magbayad. Ito lang, sasabihin ko po sa inyo. Bakit ba napakahirap magpautang sa kamag-anak at kaibigan? Oo. Gusto nyo bang malaman niya, Angel at saka Belmari? Bakit kaya napakahirap magpautang sa mga kaibigan at kamag-anak? Yan po ang paksa po natin sa araw na ito. Okay, unay na po natin mga friendship. Ilabas na po natin ang ating slides. Go! Number one po. Dahil nakakahiyang maningil, dahil close mo sila. Tama nga naman. Di ba? Yung mga taong nakikinig at nanonood, ba kayo ba ay nag-agree? Mahirap talaga maningil pagka kamag-anak at kaibigan mo. Di ba? Kasi pagka kaibigan at kamag-anak mo, ang mangyayari po? Ang mangyayari po dyan, sasabihin po nila, tsaka na lang. Di ba? Pag naging makulit ka, ikaw pa yung pagagalitan minsan. Ladies and gentlemen, do you all agree? So, napakahirap po maningil. That's number one. Number two, ano yung second na dahilan kung bakit po napakahirap magpautang sa kamag-anak at kaibigan? Minsan, wala silang balang magbayad pag nautangan na nila. Oo, kasi masyadong familiar ba? At sinasabi, di ba, Ernie L. Chico at Jessica Jung at Christian Berhar at Charles Quinto at Belmari. Close eh. Feeling close ba? Parang ikaw yung least ng priority kung babayaran ng utang. Di ba? Or if not naman, may mga iba talaga. Talagang walang balak. Walang balak. Let's go to number 3. Third reason, bakit ang pahirap nagpautang sa kamag-anak at kaibigan? Baka siraan ka pa nila sa kamag-anak nyo na mukha ka pang pera. Totoo yun! Di ba? Irish and Bonnie, binabaliktad pa,
pag ikaw naniningil, so naman ito, yaman-yaman naman ito, di ba? Akala niya, ikakahirap niya ito, yung pag-utang namin, liit-liit, barya lang. Nako, nakikialam pa, binibilang pa yung ano, ikaw na nga nangutang, ikaw pa nag-iinarte. Tama o mali, mahirap talaga magmahal ng syota ng iba. Mahirap talaga pagkakamag-anak ang pinag-usapan ng kaibigan, no? Nawawala talaga yung linya ng professionalism. At let's say, let's go to number 4th reason kung bakit napakahirap magpautang sa kaibigan at kamag-anak. Dahil susumba pa nila ang mga naitulong nila sa iyo nung unang panahon. Alam nyo ba? Di ba? Naalala mo nung walang-wala ka pa? Nung summer, pumunta ka dito nung 1975? Wow! Parang, I know what you did last summer, ha? So, talagang ano eh, nagiging ano sila? Historical ng konti, di ba? Ernie L. Chico at saka Bel Mari. Tapos, pag hindi daw pa nagpa-utang, napakadamot mo daw. Oo, tapos sabi ni Milagros Health, kaya nga sinabi ko, wag! Wag mo na lang ako bayaran sa kapal ng mukha mo, di ka pa nagbabayad. Oo, bienvenido at saka si Angel. Sumbat pa more! Let's go to the number, next number, number 5 na ba? Number 5 reason kung bakit napahirap magpautang sa kamag-anak at kaibigan. Dahil kung konsyensya ka pa ng todo-todo at papalabasin na wala ka pang pakisama. Totoo yun. Di ba? Parang ano ka naman, tatakbong ka ng pera. Akala mo sino ka. Parang ano, grabe ka naman. Hindi mo ba ako kilala? Matagal lang tayo magkamag-anak. Di ba? Lulukoy ba ka? Ay naku, matagal mo na ako niluloko kasi 3 taon mo na ako di binabayaran ng utang. Di ba? So yun po eh. Ang tawag niyan? Reverse psychology, ladies and gentlemen. Let's go to number 6. Pakinggan niyo to. Nakakatuwa to. Nakakatuwa to. Josephine. Rosemary. Number 6. Ito pa. Ang hirap dahil ibablock ka pa sa Facebook at kakalimutan na ang samahan ninyo. Di ba? Mabablock ka pa. Di ba? Joshua Kim Miranda, taga Oriental, Mindoro ka pa. Naku, dyan rin si Jun Atienza, taga Oriental, Mindoro. Yan, ibablock ka sa Facebook. Ay, na-experience na yun na mablock ka sa Facebook. Grabe naman talaga. No? Hindi ka na makasingil pa more. At hindi lang yan, hindi pa nagtatapos dyan. Let's go to the next one. Bakit napakahirap magpautang sa kaibigan at kamag-anak number 7? Minsan uutangan ka pa ulit kahit di pa sila bayad sa utang. Wow. Sige, ganito, friendship, babayaran kita, ha? Oo, ngayon, as promise, babayaran kita at the end of the month, pero pautang ulit. Utang pa more! Ladies and gentlemen, sabi ni Jen Lucas nga, Lucanas, Chan, number 6 is very, very true. At sabi ni Salve de Terra po, nakakayaman ng kamag-anak pero sigurado sasabihin sa iyo na ibang tao mas mabuti pa ang iba nakakaintindi. Eh, ganun talaga. Let's go to the next one. Next. Number 8. Mas gugustuhin mo na lang kalimutan ang utang nila kaysa masira ang samahan ninyo. Totoo yun. Tama? Yun po eh. Parang ano na lang, may nagsabi nga dito eh. Diba? May nagsabi. Basahin ko lang, ha? Sabi ni Rosemary Carion. Oo, sa Facebook. Bigyan na lang. Huwag na lang pautangin. Oo. Diba? Tama yun, eh. Kasi pagka, mahirap talaga pagka nagkakabilangan, lalo na yung mga kamag-anak. Let's go to number 9 reason. Number 9 reason kung bakit mahirap magpautang sa kamag-anak, kaibigan, mas madali mong patawarin kahit hindi sila nagbayad ng utang. Yun. Totoo yun. Diba? Kaya nga, forget me not. Oo. Teodoro Calubag Francisco Jr. from Dasmarin, Cavite. Oo. Kaya mas maganda na po, huwag na, kalimutan na natin yan. Lalo sa pagdating sa kamag-anak. Diba? Kasi maawain ka eh. Oo, mga iba naman, inaabuso naman yung pagkamaawaan mo. Ay, naiintindihan naman ni kuya, naiintindihan naman ni ate. Diba? Ito yung mga words. Nakakaangat naman sila sa atin. Wow. Na hindi naman nila alam, John Posas, maayong buntag sa imong tanan. At the same time, Bonnie Alcantara, na hindi naman nila alam, na pinaghirapan mo rin yun, pinag-ipunan mo rin yun, na hindi mo lang pinulot sa kalsada yan. Tama? At last but not the least po. Oo, last but not the least. Bakit? Napakahirap magpautang sa kamag-anak, kaibigan. Next po, last slide.
forever mo maalala ang utang nila pag pangita mo sila. Totoo yun. Grabe naman, di ba? Ting nakikita mo, sama ng loob mo, grabe ka. Alam nyo ba na talagang pinaghirapan ko yan? Di ba? Hindi kasi kahit sabihin mong maliit na utang, malaking utang, bienvenido. Ano pa rin, utang pa rin yan eh. Kasi yung parang pagkatao ba ng tao, di ba, Ernie El Chico? Imagine mo sa halagang 500 nasira na ang friendship nyo. 500 na ang chip naman. 500. Di ba? Kaya nga mahal ya Agila, kaya nga kailangan po maging ano tayo, wais tayo nga pagting po sa paghahawak po talaga ng pera. Kailangan maging maayos po talaga tayo. Hindi kasi lalo na kung tayo naman po, ito naman on the other side, na yung mga taong nangutang po sa atin na hindi nagpabayad, balikan naman po natin, ibaliktad mo naman tayo, tayo naman po ng utang, kailangan po tayo na kanilang magbayad. Bakit po? Kasi tayo po ay pinagkatiwalaan. Tama mali. Eh pag tayo po ay pinagkatiwalaan, make sure lang po, gawin po natin ang masusukat na ano natin, yung maabot kaya po natin, na ibalik po, na kahit pa kaunti-konti ang ating utang. Dahil tayo pinagkatiwalaan na lubusan at nais tayong tulungan. At huwag po natin sirain, di ba, ang tiwalang yun. Pag sinira natin tiwalang, alam nyo mangyari, hindi na tayo makakaulit. Kaya nga hindi na tayo makakaulit. Sa panahon ngayon, sa panahon na kahirapan, ang dami pong nangungutang. Kaya nga friends, tatandaan natin, tayo po may utang, mag-solid po tayo ng ating at magbayad po tayo ng utang kahit pa kaunti-konti. Okay? So right now, bago tayo mag-ano, may maganda akong balita, ladies and gentlemen, meron akong contest for today. Contest? Dapat natin kikipag-grabe kung ano magandang contest yan, ha? Oh, para sa mga taong nakikinig at nanonood po ngayon, okay? Sige, balitaan ko muna kayo kung ano po ang magandang balita. O, sige. Sandali lang ha, kurandi ha. O, ang magandang balita po, i-mark nyo na po sa calendar nyo. I-mark na nyo po sa calendar nyo this coming September 26. September 26. Sino sa inyo mga nakikinig at nanonood ngayon na gusto nyong kumita sa pamamagitan ng online or internet? Tanungin ko kayo, nakikinig, nanonood ngayon at nanonood sa Signal, do you want to earn money from online and internet? Ladies and gentlemen, MJ Marasig, William Abok, maraming salamat sa pagpasok. Bakit po? Usong-uso na po. Right now guys, ito lang po ha. If you want to start a business, if you want to start a business right now, tatlo po ang kailangan po natin. Itong criteria. Number one, kailangan po online. Number two, delivery. Number three, essential. Ulitin ko. Essential, online, and delivery. Tatlo po yan. Essential, ang pag-usapan po natin, kailangan pagkain. Kung hindi kayo under the food category, napakahirap po talagang ngayong magnegosyo. Diba? Sino bibili ng sapatos? Sino bibili ng damit? Diba, Sheena, pati what? Aaron Eugenio, Jen Lucas, Lucanas, at the same time, Chai Chai. Diba? Wala. So, ang kailangan po, food. Number two, health. Anything that does, anything that relates with health, healthcare, kailangan po yan. Diba? Mga gamot. Or if not, vitamins. Yung mga face shield, face mask, yun. Malalakas po yan. That's number two. And then, kailangan po online na po. Online. Everything's right now online. Alam mo, Mika, Dolopak, pagka hindi po kayo pumasok sa online. Nako, forget it. Hindi kayo makakabenta. Mahirap. Kasi mahirap nga lumabas. Mahirap makipag-meet up. Kailangan online. Number three, kailangan delivery po. Delivery. Madi-deliver nyo talaga yung product. Kaya nga, ang dami po ngayon nag-online. Online food, di ba? Pero alam nyo ba, meron din nakakaalam nito eh. Alam nyo ba right now that you can still earn money through online without any capital? Kasi marami nagsasabi, Angel, at saka Liberty, at saka Jovelisa, na eh wala akong capital eh. Nako my friend, ito may kukwento po ako sa inyo. Sa isang tao, ang pangalan po ay Carlo Ople. Si Carlo Ople po ay isang vlogger po siya. Gumagawa po siya ng mga research, at the same time mga nagko-commentary na. Video reaction about shoes, at the same time, yung mga gadgets.
alam nyo ba, itong si Carlo Ople, na-discover ko po, eh, may mga ano pala siya, tinatawag na mga referral marketing. Kaya nga, pag nanonood ka sa YouTube video po niya, meron siyang sinasabi, o, ng mga produkto, uy, bumili kayo ng produkto, pag bumili kayo ng produkto na ito, kunin nyo lang yung discount code sa baba. May discount code po ako sa baba. Sa ano, i-click nyo lang. At ito po lang nangyayari. Tuwing may bumibili sa discount code niya, kumikita siya. So, in other words, sabi ko, okay yun ah. Since maganda yung product, at the same time, may discount code, ni-refer mo, nagbigay ka ng discount sa kaibigan mo, kumita ka pa. So, yun po yung tinatawag na referral marketing or affiliate marketing. So, because of that, nabalitaan ko, si Carlo Ople nagtuturo ng mga taong ganito at may mga estudyante siya na kumita ng 20,000 to 100,000 pesos per month through what we call as referral marketing and affiliate marketing. And good news, ang good news, affiliate marketing, referral marketing, walang puhunan. Mag-promote ka lang, mamimigay ka lang ng discount code, di ba? Iseset up mo lang, tapos kikita ka na. Sabi ko, panalo to. Tapos ang ginawa nga niya, invite nga niya ako para kausapin yung mga ano niya, yung mga estudyante niya. Naturo ako po about money and budgeting. So because of that, ladies and gentlemen, MJ Marisigan, Liberty, and Risa and Bennett, nagkaroon ako ng idea. So sinabi ko kay Carlo, pwede mo bang ituro yan sa mga members ko naman, sa mga ano na pwedeng kumita online na walang puhunan, na hindi ikaw kailangan bumili, hindi mo kailangan ikaw magluto, i-refer mo lang yung mga sites na ito, at pag may huli, credited sa'yo. Sabi, sure! That's the reason why this coming September 26, mark it on your calendar. Para sa mga taong interesado lang to kumita ng online na walang puhunan, Carlo Ople will join with me to be able to share with you the power of referral marketing or affiliate marketing. Okay, September 26 po, 8 p.m. up to 12 midnight po to. Okay? FB Live, private group lang po to. Ito po yung tinatawag natin, Digipreneur 101. Digipreneur 101. If any one of you is interested to join us, ito naman, ang next question. Chinky, oo, may fee ba? Yes po. Eh, syempre naman, pangkabuhayan to. Sa kailan po namin bayaran si Carlo Ople. So kung interesado po kayo, mag-enroll na po kayo. Next question, magkano po yung investment dito? It's only 1,598 pesos for this event. And ang good news, meron pa tayong early bird registration na 800 discount. So 798 na lang po as of today. Okay? Ang kagandaan nito, pag kayo po yung nag-enroll, mababawi nyo agad yung 798. At may bonus pa kami. Ano pa yung bonus? MJ. At saka ano, William. Mm-mm. Alam mo yung bonus po? We have another person who will come in to teach us, no, about social media influencing. Sino po to? Si Mr. Dog Kramer. Dog Kramer will also teach us. No, i-share nila yung personal experience po nila. As a matter of fact, Dog Kramer right now is a retired PBA player. Retired na po siya. Okay, so ito po yung tinatawag natin na Digipreneur 101. So the three of us will come together, si Carlo Ople, ako po, at saka si Dog Kramer in one session to teach you, number one, about yun nga, affiliate marketing, si Carlo Ople. I will teach you about online selling. And then si Dog Kramer about social media influencing. So if interested po kayo, kahit senior po kayo, pwede kahit sa team abroad po kayo, pwede. All you need to do is just go to chinkshop.com. Ulitin ko. Pumunta nila kayo sa chinkshop.com. Chinkshop.com. Pagpunta nyo sa chinkshop.com, pwede kayo mag-enroll. Kahit nasa Hong Kong, kahit nasa Bahrain, kahit nasa Middle East. Ang kagandahan pa dito, may 30 days replay. You can watch this over and over again for 30 days pa ulit-ulit. So isulat po nga natin ulit ang ating yung ano, pwede kayong contactin nyo na lang chinkshop.com. That's very, thank you very much, Angel. At the same time, pwede kayong mag-text na lang sa hotline 0920-949-4975. Ulitin ko, that's 0920-949-4975. Hanapin nyo na lang po si Carlo. At ladies and gentlemen, ha, mga friendship, ito po, magpapakontest din po ako sa inyo ngayon. Today, mamimigay po tayo ng Calcium C. Yes, Calcium C.
Ito po ay calcium ascorbate po. Ito ay galing to sa calcium C. Ilang ba to? 100 capsule po. Kailangan po natin syempre ngayon ang vitamin C. Diba? Para lumakas po ang ating immune system. Ibigay ko itong box na ito. One whole box na 100 pieces. Nako. Medyo mataas ang presyo. Less, mga more or less. Nasa ano yata ito eh. 1,000 pesos yata ito. Oo. Isiship din namin ito. Free shipping po. Door to door po. Okay. Ito lang question po namin. Sa Facebook lang po. Sa Facebook kayo sumali. Pumunta kayo sa Radyo 5 ng Facebook po. Ano po ang pangalan? Oo. Oo. Ano, hindi, huwag ng pangalan. Kailan po ang seminar? Kailan po ang seminar ng Digipreneur 101? Kailan po? Ha? Isulat niyo lang po kung kailan, anong date, 'di ba? Pipili po tayo mamaya, pipili po tayo ng one winner. Oh, sulat niyo lang po. Ha? Sino po ang makakatamang sagot, 'di ba? Ang mangyayari po niyan ay kayo po ay magwawagi ng calcium C. Available na po ito sa lahat ng Mercury Drugstore. If you're looking for a good vitamin C at the same time, ito po ay maganda po sa mga medyo mas may edad na po. Oo, bakit? Kasi may vitamin C na may calcium pa. Maganda to sa buto. Oy, ang dami na pong nagte-text. Oh. Si Sofia, si Leng, si Aaron, basta talaga, no? Grabe, no? Basta may mga pakontes, eh, no? Diba? Nagte-text lahat? Oo. Sige, text lang kayo na text. Pipili po kami mami ha. Kuya Ed, pumili ka ha. Kung sino po ang may tamang sagot. Ha? Before the... Mami, i-announce po namin kung sino po ang nalo. Ha? Mga kapatid. So, type in nyo na lang po kailan po ang event natin sa Digipreneur 101 kung anong petsa. Oh. Yes. Okay. Ladies and gentlemen, ngayon pwede kayo magpadala ng inyong katanungan. It's katanungan portion. It's Q&A portion, ladies and gentlemen. At syempre naman, invite natin ulit si Kuya Randy. Thank you, V. Thank you, Jeje. Thank you, Ken. Pipili po tayo, mami, ha? Wow. Kompleto pa, oh. Si Mika, oh. Sinabi pa rin pati oras. Grabe naman. Maraming salamat. Pipili po tayo ng winners later. Thank you very much for tuning in. Huwag kayo mawawala. By the way, ladies and gentlemen, nasa TikTok na rin po ako ha. Nasa TikTok na rin po ako. By the way, pinalitan na po yung pangalan ko sa TikTok, ladies and gentlemen. Oo. Pinalitan na. Kuya Ed, hindi na I am Chinkitan. Chinkitan na lang po. Chinkitan. Bakit po? Kasi may poser po ako sa TikTok. May poser. Kinuha po yung pangalan ko. Eh, pero right now, since nalaman nila na ako pala ang tunay na Chinkitan, ibinigay na po sa akin yung pangalan Chinkitan. Yes. Hindi na po ako I am Chinkitan sa TikTok. Chinkitan na lang po. Ladies and gentlemen, sundan niyo po ako sa TikTok channel, ha? Don't forget. Ay, by the way, ha? Huwag kayong bibitiw, ha? Lalo na kung pipiliin namin kayo. Pag in-announce namin sa ere, at pag wala kayo, o pag hindi kayo nag-respond, ha? Pag pinili namin kayo, ito ang gagawin po natin, ha? Pag pinili kayo, yung pangalan nyo, para manalo ng calcium C na ito, at hindi kayo nag-respond, next, ano tayo? Para walang bitawan, di ba? Ha, Kuya Ed, yan ang gawin natin, ha? Pipili po tayo. So, questions ha, pwede rin magtala ng mga katanungan. So, pwede na kayo magpadala ng mga katanungan, ladies and gentlemen, para masagot po natin. The Q&A portion na po tayo. Itanong nyo kay Kuya Chinky, anong diskarte sa pera? Yes. Oo, maraming salamat, Angel. Follow Sir Chinky sa TikTok, sa Chinkitan, sa YouTube naman po, Ching Positive. By the way, sa YouTube channel po, tayo po, papunta na po sa 1 million, nasa 940,000 po tayo, 60,000 away. At magkaroon tayo ng celebration. Celebration po. Oh, sarap niyan. At marami tayong mga prizes. At saka, don't worry, starting Sunday po. Next Sunday po, marami tayong prizes na pamimigay. Oo naman, basta type lang kayo ng type. Ngayon, pwede na kayo magpadala ng katanungan po. Tapos sabi nga ni Anika, Sir, nabasa ko na po yung books nyo na Pulubi.
Diary of a Pulubing Ipon at Budget. Oy, maraming maraming salamat. Para sa mga hindi pa nakakabasa pala ng aklat ko, nako, pwede nyo nang basahin. Napaka-exciting po, exciting. Dahil po, sa panahon nyo, kailangan natin talagang matuto paano mag-budget, paano mag-ipon, paano makawala sa utang. Mm-mm. So sige, dalawa po ang pipiliin po natin ha, para maging masaya naman po tayo ngayon. Dalawa pong pipiliin nating winner. So una, yung date. Pangalawa. O sige, pangalawa katanungan. Dalawa na po ipamimigay ko. Dalawa na, hindi lang isa para hindi naman kayo mabitin. Oo. Si Makmak, sinabi niya, ako nabasa ko na po lahat ng books nyo. Ay, maraming salamat, Makmak. Yung pangalawang katanungan ko at magkakamit ng calcium C. Okay? Diba? Calcium ascorbate, calcium C. Okay? Ang sino po yung tatlong speakers? September 26, sino yung tatlo? Oh. Sino po yung tatlong speaker po? Kung nakikinig po kayo, i-type in nyo lang po. I-type in nyo lang po, pipili kami ng pangalawang winner. Pangalawang winner. Okay? Okay, Kuya Ed, ha? Pipili tayong pangalawang winner. So, 2 winners po. At isi-ship po namin tong calcium C to you door to door. Okay, my friends. Oh, right now. May question na po habang kayo po ay nagtatype. Ah, ito may mga nagtatype nyo. Oo. So, ito, may tanong na po. Paano maging effective mong online seller? Sabi ni Alexi Francisco. Kung gusto nyo maging online seller talagang effective, that's number one. Very important po na kailangan po na marunong po kayo sa internet. Oo, marunong kayo sa social media. Kasi importante na marunong kayo mag-post, gumawa ng caption, gumawa ng description, mag-picture taking, that's number one. Number two, kailangan marunong kayo makipag-interact sa inyong mga client. Pag nagtanong ang kliyente, make sure, diba, may sagot agad. Diba? Hindi pwedeng walang sagot. Kasi minsan, 2 days nyo bago nyo sinasagot yung mga, tinatawag na yung mga kliyente nyo. Pag 2 days bago sagutin yung mga kliyente nyo, walang mangyayari. Kaya nga friendship, kailangan po interactive agad, sagot within 24 hours. Number 3, kung anong pre-promise nyo po, make sure, totoo po. Kasi mahirap eh. Minsan nagpa-promise tayo, tapos pag dineliver natin, iba pala. Diba? And then number 4, make sure yung delivery is on time. Alam nyo naman, ngayon, ang dami ng kompetensya. Ang labanan ngayon, ginaprodukto. Sa totoo lang, ang labanan ngayon sa online servisyo. Kung maganda yung service mo sa mga tao nyo, maganda yung interaction mo, maganda yung parang PR mo sa mga tao, mas makakabenta ka pa more. So always remember na kailangan po alagaan natin ng client at last but not least, consistent dapat ang posting mo. Kailangan maging consistent para maalala ng mga kliyente. Ha? Good morning! Galing kay RJ. Okay. As a student po, ano pong simple pwede kong gawin ngayong pandemic lalo na maliit pa pong budget ko? Uy, napakagandang tanong yan. Alam mo, kahit na sudyante kayo, huwag niyong asahan yung budget nyo. Alam mo, gumawa ng budget, gumawa tayo ng pagkakitaan. Alam nyo ba na pwede kayo maging isang VA, virtual assistant? Ano po yung virtual assistant? Virtual assistant po ay isang tao po na pwedeng kumita from work from home by using the laptop, computer, at saka internet. Kung ano po yung alam nyo, pwede nyo i-offer. Pwede kayo maging social media manager, pwede kayo maging graphic artist, video editor, pwede kayo maging transcriber, pwede kayo maging writer. You offer your services online. FYI po. Okay, Makmak. Oo. Ito, pag-isipan nyo mabuti. Ha. Meron ako isang 13-year-old VA right now. Kumikita ng 7,500 pesos. Anong ginagawa niya? Siya lang po ang gumagawa ng cartoons sa aking YouTube. Pag pinanood nyo po yung YouTube channel ko sa Ching Positive, mga kapat sa lumabas, siya po yung gumagawa nun. At alam nyo magkano kinikita niya per month? 7,500 pesos. Part-time. Allowance. Nag-aaral pa lang siya. So imagine mo, nung bata ako, ha, di naman ako kumikita ng 7,500 nung 13 years old ako. Sabi. So you can use that. Student yun. Oo. Tapos next naman, kapag may work ko ngayon, okay lang ba na magtabi ako ng 2K monthly para magamit sa future? Tanong ni Makmak. Oo naman, hindi lang 2K. As a matter of fact, mas maganda kung mas malaki pa. Di ba? Mas maganda kung mas malaki pang maiipon mo. Tapos sabi ni Jackie Dulay, salamat sa iyong linggo-linggo, inaabangan ka namin, dami namin natutunan. Maraming salamat.
Maraming maraming salamat din po. Oo. So ito po. Okay, kukuha lang tayo ng mga ano ha, winners ha, mga winners. Oo. Huwag kayong bibitiw ha, huwag kayong bibitiw. Sa pagbabalik po namin, makmak, i-announce po namin ang unang winner. Oo. Ang pipiliin natin ha, Kuya Ten, yung isa date, isa pipiliin mo date, yung isa naman yung ika nga yung ano naman yung tamang sagot naman sa tinatawag natin na pangalan. Oo, so dalawang pipiliin po natin. Pansamantala po, huwag kayong mawawala mga kapatid. We're gonna pause for a short break. Pwede pa kayong magdala ng katanungan nyo. So second half po natin, sasagutin natin lahat ng katanungan. So right now, ang Philippine Standard Time ay 7:45 na umaga at magbabalik din ang Ching Positive. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin, kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin, kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod. Pag walang iwanan. Kayang-kaya sa gin, kapitan. Drink responsibly. Ang oras, 7:45. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng gin, kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, Usaka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Dance and sing, ladies and gentlemen. We are back live here right now at 92.3 News FM. Tamang DJ lang. Wala. Feeling lang, ha? Ito pa rin po si Chinky Tan, yung tagapaglingkod. Kung kayo po ay nagda-drive, samahan niyo lang po kami for another 30 more minutes. Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Una po, shout out lang po at mabuhay. Naman, matagal na akong fan mo, sabi ni Marvin Condino. Nakabit niya po ako ng mga box mo. Tapos basahin ko na po, pinabasa ko na sa aking anak na si Marvin Condino ng Laguna. Maraming salamat po. At syempre naman, kay Bonnie, maraming salamat po. Kay Ferdy, maraming salamat. Kay Jadbert, Rosal, kay Destecton, ang dami po nag-type ngayon. Kay Edgar, iba talaga pag may contest, nabubuhay po ang mga tao. Maraming salamat kay Angel Alpanta. At syempre naman, ito naman po, may katanungan po tayo dito. Oo. Ano po mga tips na may bibigay mo sa mga taong hindi nagtitiwala agad sa online selling? O, pero bago po natin sabihin, ladies and gentlemen, o, yung unang nanalo, i-validate po natin kung kayo po ay present pa, ha? Kailangan present po kayo, ha? Yung unang nanalo, nagsinabi po ng date, o, ng September 26, ang Digipreneur 101, 8 p.m. to 12 midnight, ang first winner, si Eddie Bermudez, kung nandyan ka, magparamdam ka ulit. Sabi mo, present, Eddie Bermudez. Ikaw ay nanalo ng calcium, si ha? Eddie Bermudez, kailangan nandyan ka pa, ha? Kailangan sumagot po kayo. Naubutulog. Ako kailangan siguro ng calcium, si ha? Eddie Bermudez, congratulations! Yeah! Eddie Bermudez po ang nagwagi, ladies and gentlemen. Ha? That's number one. Okay, kaya kailangan, ha? Meron pa tayong second winner. Kaya kailangan Eddie Bermudez, magpakita po naman kayo. Ha, Delphine, Hasmin, shout out sa habi ko, nakikinig po siya while driving, kay Jonathan Roy, Duan, God bless po, maraming salamat, Dois Kimoch, kay Joy Avila, maraming salamat po. O sige, paano naman po ito? Sagutin muna natin yung mga katanungan, no?
Okay, ano ba tips mo para magbigay ng tao na hindi nagtitiwala sa online selling? Ang best talaga is COD. COD, syempre, cash on delivery. Mahirap kasi kumuha ng pera agad eh, lalo na sa dami na pong scammers ngayon. Marami na po ang nadala, di ba? Nadala na po sa kanila ang ika ngayon mga... Ay, naku, mahirap talaga magtiwala ngayon sa panahon ngayon. Yan sinasabi po nila. Kaya pinakamaganda talaga, online COD para hindi kayo mahirapan. Oo. Sumagot na ba? Mukhang wala. Hindi sumagot si Kuya ano. O yung second winner muna. Second winner. Sumagot muna kayo. Second winner naman, ang nagsabi naman po na si ang mga guests, si Chitans, Dog Kramer, at si Saint Carlo Ople, ay walang iba kundi si Teodoro Kalubag Francisco Jr. Aha. O, di ba? Eh, kung ikaw ay nandiyan, eh, kung ikaw ay mag-respond po kung hindi, pupili tayo ulit ng winner. Mm-mm. Nawala yung winner, sabi ni MJ Marisigan. Next na po, next. Oo, sige. Sabi ni Jeno, ang ganda daw ng background ng collection ko. Opo, investment yan, investment. Ha? Tumataas sa mga presyo niyan kasi bebenta rin natin ang pagdating ng panahon. O, si Teodoro, present. Oo, Teodoro, second winner, present. Grabe naman. May winner na po. Teodoro, nanalo ka na ng calcium C, ha? Okay, okay na tayo, Teodoro. Pero si, wala. Wala si Eddie Bermudez. Pili pa tayo ng isa. Pili pa tayo ng isa, ladies and gentlemen, ha? Pili pa tayo ng isa, kuya. Pili pa tayo ng isang winner. Kailangan, ang usapan natin, kailangan po. Nandyan po kayo, di ba? Ang usapan po natin. Kaya kailangan mag-dance and sing muna tayo habang tayo ay naghihintay. Di ba, ladies and gentlemen? O, hintay muna natin. O, si Eddie Bermudez, wala. Oo. Pili pa tayo ng isa, kuya. Yan. Pili tayo, ha? We have 8 more minutes. Okay, pili pa tayo ng one more winner. Para sa Calcium C. Ang nanalo po ng Calcium C, first winner na sinabi September 26, si Alexi Hikaru Francisco. Yes! Alexi Francisco, nandyan ka ba? Present! Present! Yes! Woo! Panalo! Si Alexi. So si Alexi po ang nanalo. Maraming maraming salamat. Yes! Thank you very much. Grabe, exciting to. Uy, gawin natin to weekly. Okay ba? Every week, mamigay tayo. Diba? Mamigay tayo ng mga ganito para masaya. Sige, kukuha pa ako ng sponsor. So, nanalo si Alexi Hikaru. At the same time, nanalo rin si... Sino to? Sino yung pangalang nanalo? Nakalimutan ko na. Oo. Si Alexi, present. Ha? Pero basta, dalawa nanalo na. Maraming maraming salamat po talaga. Guys, thank you very much. Sana naman maging masaya po tayo. Diba, Ann Cobello? Thank you very much for tuning in. Wait, tandaan niyo po ha. Follow me at my YouTube account sa Ching Positive. Marami kayong magtututunan dyan. Kung kayo po ay nabitin sa programa natin sa araw na ito, huwag kayong mag-alala. Maraming mga learnings about finances, about utang, about budgeting, about investment. And then next, also, follow me at my TikTok channel. Kita? Yes, TikTok! TikTok, di ba? Tan, tan, tan. Diba? Oo, mag-sample po tayo ng TikTok, ha? Sample-sample tayo ng TikTok. O ito, para ma-appreciate nyo naman. Anong ginagawa ko naman sa TikTok? Panuorin po natin to, ha? Anong ginagawa ko sa TikTok? O ito. Yan. Ito, to, pakinggan po natin to. Maganda to. Magandang... Eto, yan. Kina stress na ako, lubog na ako sa utang. Ang tanong, bakit ka ba nagkautang? Eh kasi kulang ang sahod eh, kaya nangutang ako. Kasi birthday kasi ni Unso, kaya nangutang ako para sa party niya. Diba? Piyesta sa amin, eh dapat maghanda naman ng bong, ano sabi ng kapitbahay ko. Kaya ang tanong, may pag-asa ba tayo makawala sa utang? Ang sagot po ay oo. Habang may buhay, my life. Kulang po ang sahod, iwasan po natin dapat ang magiging paggastos.
Pag di naman natin kaya mag-party, huwag muna tayo mag-party. Kung walang panghanda sa piyesta, huwag na manghiram para may panghanda. Alam nyo mga kapatid, huwag po natin pairalin ang inggit, ika nga eh, para meron tayong perang masusungkit. Tatandaan nyo, it's not how much money you make, but it's how much money you save. To learn more, hit the link inside the comment box. It copy. Yes, yan ang iba. Sample po ng TikTok. So pumunta na lang po kayo. Hindi na ako sumasayaw doon, ladies and gentlemen. Huwag kayong mag-alala, ha? Gising-gising na, ha? Huwag di ako sumasayaw doon. Ang ginagawa ko, nagbibigay pa rin ako ng financial advice in 1 minute. 1 minute po. So marami kayong mapupunod. Pumunta kayo sa TikTok channel, sa Chinkitan. Maraming salamat. At syempre naman, pag-greet na John Bert Rosal. Pag-greet naman po ang Rosal family sa Biliran. Biliran, maraming salamat. Angeline Garcia, kay Merly Lusokot. Maraming salamat. Oy, by the way, para sa mga tao talagang, again, mga interesado kumita ng online na tinatawag na affiliate marketing na wala po kayong babayaran po. Wala kayong babayaran, na wala kayong puhunan. Wala kayong puhunan in terms of ano, pag-start ng online business. Join us again on September 26. September 26 po sa Agipreneur 101. Para matuto po kayo. Again, congrats sa mga winners. Ang first winner po ay si Teodoro Caluba Francisco. At yung second winner po ay walang iba kundi si Alexi Hikaru Francisco. Ay, tama ba? Ano silang Francisco? Mm-hmm. Oo. O, ito, mayroon pa pang pahabol. May pahabol pang question. Si Gladamir Apatser, dapat bang kumuha ng insurance kahit kapos din po ang sahod para sa pangailangan ng pamilya? Opo, kailangan po. Ang sasakyan po, pag binibili po natin may insured, may insurance, di ba? Insured na po, di ba? Pero minsan, weird, ang sasakyan naka-insure pero yung driver hindi. Di ba? Parang sinasabi, mas mahalaga pa yung sasakyan kaysa sa tao. Ang buhay ng tao ay walang kapalit. Hindi mo mabibigyan talaga maturing at the same time, matatapatan na ng pera. Kaya very important, especially Gladimir, kung ikaw ang breadwinner ng pamilya, make sure that you are protected. Why? Just in case something happens to the breadwinner, automatically, di ba, Mina? Uy, nagising na si Mina Caparal, at si Jake Soto, at saka si John Bert Rosal. Alam mo, yung pamilya mo, may maiiwanan ka, may panimula sila. Kaya very important, Vladimir, na kailangan kumuha po tayo ng tinatawag na life insurance. Jovelisa Nodalo, maraming salamat. At syempre naman, Bonnie Alcantara, lahat ng mga chinknarics, mga ikangay, mga iponarios, mga iponizers. maraming salamat. Kaya sa panahon po ng pandemic, kailangan po matuto po tayong ikangay, tumabad sa buhay. Huwag tayong susuko habang may buhay, may pag-asa po. Tatandaan po natin yan. At hindi tayo magpapaalam sa programang ito na hindi tayo nananalangin. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iyong pagkaloob araw na iyo. Para kami may mabigyan ng kaliwanagan ng isip, para kami ay mabigyan ng isang bagong panimula. Alam po namin na napakahirap ng aming pinagdadaanan, minsan tapos po ang aming kita dahil hindi po kami nakakapagtrabaho, hindi kami nakapagnegosyo. Pero ang panalangin ko po sa araw na ito na bigyan nyo kami ng dunong, bigyan nyo kami ng lakas na loob, na kami po ay makapagsimula muli. Kung kailangan kami na mag-back to scratch po kami. Kung kailangan namin po magbenta online, magbebenta kami online. Turuan niyo po kami at bigyan niyo kami ng bagong pag-asa para kami po ay lumaban sa hamon po ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isang mamamayang Pilipino na naniwala, na nanalig po sa inyo dahil alam po namin na kayo po ay isang Diyos sa buhay na hindi niyo kami iiwanan at pababayaan. Pagpalain niyo bawat nakikinig at nanonood sa programang ito, sa Ching Positive, sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. God bless you, Angel at Panta, Jessica Lumbay. Maraming salamat po. Shout out lang po sa family ni Ferdy Malong. Oo, sa Finbar Online, Sales Agent, Valenzuela City. Bonnie Del Alcantara, again, Milagros Health. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagtutok. Again, sumunod kayo sa other social media channel ko, YouTube, Ching Positive, TikTok, Chinkitan. Okay, Facebook, syempre ngayon, nasa Facebook po karamihan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita tayo sa Lunes. Sa Lunes naman po, Teofilo at Jovelisa, sundan nyo naman kami ni Tintin Babaw sa mag-budget po tayo sa 1PH. Sa 1PH naman po, maraming salamat. This is Chinkitan signing off and say to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you very much. God bless you all. Kaya.
kaya mo yan. Maniwala ka, huwag ka nang di kayang gawin. Samahan niyo ako ulit next Sunday. Ito po si Chinky Tan for Chink Positive. Sa Radyo 5 at 1PH. Alam niyo po ba na malayo ang nararating ng respiratory droplets mula sa ubo at bahing? Kaya dapat dumistansya ng 1 metro o higit pa. Mas malayo sa ibang tao, mas malayo sa sakit. Mas ligtas sa COVID-19. Ang 1 metro po ay halos kasing haba ng 1 gitara, 1 walis-tambo o lampas ng kaunti sa 1 yardang tela. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can hashtag Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Mula sa ilang buwang pag-agaray ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pripadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatawag.